Hello guys, may panibago na naman tayong recipe ngayon. Magluluto po tayo ng cassava cake. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, umpisahan na natin. Ngayon, mag-start na po tayong magagad. At make sure po na yung pinakamaliit na butas ang gagamitin natin para maganda po ang magiging resulta. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa paggadgad sa ating cassava hanggang sa matapos po natin lahat. Ayan, sulitin lang po natin itong maliit. Ngayon, tapos na po nating gadgarin guys. So, proceed na po tayo sa next steps natin. Ngayon, pipigaan na po natin ang ating grated cassava gamit ang ating strainer. Huwag po pala natin pigaan ng todo ang ating cassava. Dapat yung kukunin lang natin yung extra juice niya. Kasi ang hanap po natin dito ay ang magiging malambot po siya o smooth, hindi yung maging matigas. Ngayon naman po, maglagay po tayo ng 4 cups of grated cassava sa ating mixing bowl. Equivalent po yun sa 1 kilo na kailanganin po natin sa ating mixture. Ngayon, maglagay po tayo ng 2 large na itlog. Pero kung ang nabili nyo ay medium size, pwede kayo magdagdag pa ng 1. Ngayon, ilagay naman po natin ang ating 1 can of condensed milk, 390 ml. Kahit anong brand po ng condensed milk, pwede po yun. Ngayon, ilagay naman po natin ang ating evaporated milk, 370 ml. At ang ating kalahating tasa ng gata or coconut milk. Ngayon, haluin lang po natin hanggang sa mag-combine po lahat ng ingredients. Patuloy lang po sa paghalo guys hanggang sa ma-mix po natin lahat. Maghalo na po ang itlog at ang mga ingredients na nilagay natin kanina. Dahil nahalo na po natin siya ng maayos, kaya ganito na po guys. Add nyo na lang po yung 1/2 cup of melted butter. Pero margarine po ang ginamit ko guys dahil wala po akong butter ngayon. Ayan, haluin nyo lang po hanggang ma-mix po yung margarine sa buong ingredients. Nag-a-add na rin ako ng 1 cup of sugar. Wash po ang ginamit ko guys kasi mas healthy daw po ang medyo brown or light brown kaysa white po. Pero nasa sa inyo po yung kung anong gamitin nyo. Ngayon, haluin nyo lang ng maigi. At bawat lanira pala guys, dapat brush kayo na margarine or melted butter po. Kung wala naman po kayong melted butter or margarine, pwede naman po ang vegetable oil po. Ngayon, lagyan nyo po bawat lanira ng tig-isang tasa ng ating cassava mixture. At kapag nalagyan nyo na po ng tig-isang tasa ang bawat lanira o sobra pa sa 1 tasa, pwede nyo na pong i-bake guys. I-bake nyo po siya ng 45 to 50 minutes. At kapag umabot na po kayo ng 45 minutes, tingnan nyo na rin po siya kung nag-crumbly na po siya. Pwede nyo na po siyang lagyan ng toppings. Ito
na pala ang ating toppings para sa ating cassava cake. Kapag nakita niyo luto na ang ating cassava cake, pwede niyo na pong lagyan ng toppings sa ibabaw, guys. And then, i-bake niyo po ng 15 minutes. Tcharan! Ito na po ang ating cassava cake. Luto na po siya, guys. Kaya, pwede na po natin siyang kunin or ilabas sa ating baking oven. Ayan, luto na ang ating cassava cake. Ngayon, kita nyo naman ang sarap-sarap, sweet, yummy. Itsura pa lang, guys. Nakakatakam na. Kaya, subaybayan nyo pa ako sa susunod ko pang mga videos na gagawin. And please, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Subaybayan niyo po ako, guys, sa Susie's Kitchen. Thank you for watching. Subaybayan niyo pa po ang next kong videos na gagawin. Paki-subscribe, like, and share na rin. Thank you, guys. Bye-bye.